Hello mga boss, para masapin na naman ang ating pag-uusapan yung araw. Itong si R Games, as you can see, nandito ay sa mismong official website para pag-usapan yung mismong game na to. So as you can see mga boss, ito siya ang play to earn game. Syempre, so kailangan natin dito ng NFT, itong mga cars or any automobiles dyan mga boss na pwede natin gamitin in order to play in this game. So nakikita nyo mga boss sa mismong taas, so yung mismong R Game token ay lumabas na or launch on Gate, sa mismong Mech, sa Radium, Pancake Swap, and sa mismong Bing X. So, yung mismong nandito pala ng mga information ng token nila. So, we can see naman, pag pinindot natin yan, kasi nga mga boss, actually, listed na nga yung nila. So, nakita nyo, hindi ganun kataasan yung mismong listed na siya mga boss sa mga big exchanges nito. So, bago tayo pumunta sa mismong gameplay, ay nakita nyo mismong mga partners. I think mga launchpad to, hindi ko lang alam. And marami siya mga information. So, syempre, yung mga NFT cards pala dito mga boss, meron silang iba't ibang mga kumbaga rarity. Syempre mga boss, kapag mataas yung rarity ng isang NFT, asahan natin na mataas din yung magiging value, statistics niya, and syempre yung mismong pricing nila sa market. So, yun, nakikita mo rin siya dito. Ayun, napakaganda talaga ng legendary. I think ito yung Ford na sinasabi. I don't know, hindi naman kasi ako maalam sa mismong mga ganitong mga cars. So, anyways, tapos na sila sa mismong first quarter ng 2022, sa mismong second quarter. Ayan, sa second quarter nga pala, andito na tayo sa mismong improved P2P, P2E mechanics. Then, sa third quarter, which is sa July hanggang September, lalabas na yung mismong cooperation and team racing modes, community-driven content, esports and competitive racing, cross-platform compatibility, and marami pa silang iba. Syempre, hanggang next year pa naman yan mga boss. So, kagandaan kasi sa mismong tokenomics, meron tayo ditong 20% sa mismong staking and farming incentives. So, yung farming incentives, makukuha natin yan mga boss sa mismong paglalaro dito kay R Games. So, yung mismong staking, meron kasi sila ditong staking, which is titingnan natin ngayon para makita natin ano kung ano nga ba yung mismong mini-min dito na stake. So, we can stake our token here. Ayan, mismong meron tayo ditong mga active pools. Syempre, dapat connected yung mismong wallet mo dyan. Pwedeng Polygon, pwedeng BSC. So, I recommend gumamit ka mga boss ng MetaMask for easy use. Ano? So, meron tayo ditong R Games manual. Pwede ka mag-deposit dito mga boss. Ang kagandahan kasi dito kapag naka-stake ka, kahit wala kang ginagawa mga boss, tumataas or nagkakaroon ka ng tokens as a distribution or reward sa mismong pag-stake dito kay R Games. So yun yung din yung isa kagandahan. Kung ikaw hindi pa nagbabalak magbenta, actually gusto mo mag-hold for long-term purposes, so i-stake mo na lang muna yan dito kay R Games sa kanilang staking pool. So ang kagandahan pa dito, ito yung mas mong mga information, ayan. So nakita nyo, ayan, Fabriel Studios, nakita nyo, ayan, top 10 blockchain games 2022 by playtoearn.net, yun yung mga awards nila. Introduction to R Games, okay, napakaganda, napaka-digital talaga, no? So why R Games? Syempre mind-blowing games siya. And meron din sila mga tournaments and e-sports na available sa lahat ng tao. So, R modes, ito rin yung mismong R modes. Meron silang Formula R, Street Race, and syempre yung Story Race. So, product overview, meron tayong story mode. Oh, meron din silang story mode. Parang kwento ng mismong kumbaga games na to. Parang meron tayong kumbaga content or mismong storyline na fina-follow. Meron silang mono mode, demolition mode, which is ito yung mismong ipapakita ko sa inyo mga boss, demolition mode. And meron din silang formula mode. So, yan, global market blockchain gaming. Ito din yung mismong naging market landscape ng project nila. Yung naging problem, siguro lack of gameplay experience. Okay, so lack of variety in the games, low quality graphics. Yes, medyo mababa talaga yung mismong graphics ng mismong game nila. And syempre, poorly thought out mechanics, which is siguro nire-resolve naman nila mga boss. So, eto na nga yung mismong naging solution nila. So, eto yung mismong naging economics, which is na pinakita na rin natin mga boss. And our game business models, ayan, play, design, and earn lang naman. So, ganun lang naman umiikot eh, yung mismong games nito. Meron tayong mga tokens, syempre, kung saan na-earn natin yon sa paglalaro dito kay R Games. So, yun, revenue projects, mas tumaas siya
Actually, mas tataas pa siya at the end of this year kasi nasa bull run na rin tayo eh. So, Argin's competitive advantage, ayan, so Ethereum. I think ito mas maganda siguro kung sa Ethereum talaga kasi mas safe and kaya lang mas magastos talaga siya sa mismong gas fee. So, ito naman yung mismong token allocation. Token metrics, makikita mo dito mga boss. Syempre, meron tayong staking rewards, yung public sale. So mas maganda kasi na mag-join tayo sa mga ganitong public sale kasi syempre ang kagandahan kasi kapag nakakapag-join tayo mga sa mga public sale kasi mas nangunguna tayo magbenta in the highest price, no? And kagandahan pa dito mga boss, syempre a multi-mode gaming world with advanced AI applied automotive design. Syempre mga boss, meron silang fully customized platform, yung Unreal and Unity, and interoperable NFTs, user-generated content, integrated AI projects, and syempre yung isang precision engineering. So, napakataas kasi syempre yung sumong naging TG kasi nila last month pa nung April 8 pa. Syempre, lahat nag-IDO na rin sila and so much more. Syempre, yung collaborations, napakadami. Diba? So, yun. And contact us, you can contact us. Ayan, so ganun lang. And syempre meron sila mga boss, yung mismong Gleam. So you can actually join in this Gleam mga boss. Nakita nyo yung mismong Gleam. Meron tayong prize pool of 1, I think 1 USDT. The prize will be distributed among 50 winners. I think that's 1,000 I think. Pero di ko pa naman alam. Syempre you can join here. Pwede ka lang mag-log in. Syempre send your entries dito for a chance to win no, mga USDT and other rewards here in our game. So, yun lang naman mga boss. Syempre, yung mismong details, yung mismong gameplay ng demolition mode nila, ipapakita rin natin and other aspects na rin dito sa susunod ng video neto. Yung mga links natin mga boss, actually, nasa baba ng video neto, i-click mo na lang siya. So, let's go! Okay! Ups! Medyo malag yan mga boss ha, pero all goods tayo dyan, all goods. Okay, 67 km/s. Okay, wait lang. Oh, nice. Wait! Yun, wait lang. So, let's go. Yun, number 98 na tayo, 98 na tayo, kilometers per hour. Marami sila dito, pero yun, wala tayong magagawa. Bundol na bundol. Oh my god. Sarap mo, papi. Malis ka dyan, get out of my way, you. Oh my god, oh wait lang. Oh nice. Wait lang. Sige, punta tayo dito sa may gilid. Ops, mga obra tayo dito. Ops. No? Ano, sa mga breaker. Ano? Anong sinabi? Ha? Online na ako pre, magaling, pero sa real life maka hospital na ako diyan. Sige lang. Oops, wag niyo naman akong bondulin. Sige, grabe. Oh my god, bilisan mo. Oh. Ay, nako. Yan, ganyan lang yan. Ayan, oh, ilan na. Wee. May laps-laps yata dito mga boss eh. Ganito. Kaya medyo malag lang talaga kasi baka di compatible sa phone ninyo. Ayan. So, yun, kayo na lang bahala. Ayan. Medyo wala talaga, malag lang talaga siya. So, ayun, sabi ko sa inyo, kayo na lang bahala. Ah, nag-shortcut tayo. Napakagaling na. Sheesh! Ganito lang yung mas parang demo niya. Ano, kasi di pa naman talaga lumalabas yung mismong totoong laban. I mean, yung totoong form. Yung totoong mismong ano niya. Kaya nangyayari, parang ganito lang yung mismong gameplay. So, ayan. Pero na tayo dito, fidelity. Ayan, performance. O, gusto mo din yung mismong quality. So, ganun lang talaga actually yung mismong gameplay nito.